tapos sinimulan ang paghuli kahapon. Pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang ban sa e-bike, e-trike at iba pang kahalintulad na sasakyan. Bunsod na rin ito ng daing ng ilang gumagamit nito upang dalhin tayo sa pulso ng politika. Mga kasama natin dyan, si Tala Lopez. Binigyan ng palugit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektadong sasakyan na dumadaan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Matatanda ang epektibo na kahapon, April 17, ang parusa para sa mga lalabag sa pulisiya na nagbabawal sa e-trikes, e-bikes, kuliglig, pedicab at iba pang kahalintulad na sasakyan sa pagdaan sa National Road sa NCR. Pero ayon sa Pangulo, kailangan pang magbigay ng sapat na panahon para sa information dissemination hinggil sa ban na ipinapatupad. Batay rin aniya sa rekomendasyon na natanggap ng Pangulo, mananatiling bawal ang mga natukoy na sasakyan sa mga piling pangunahing lansangan. Sakop ng palugit ang hindi pagtiket, pagmulta at pag-impound ng mga e-trike. Bili ng Pangulo sa MMDA at mga lokal na pamahalaan na kung paparahin ang mga e-bike at e-trike na walang maipakitang rehistro ng sasakyan at driver's license, ay ipaalam muna ang mga kalsadang maaari nilang daanan. Gayun din ang mga bagong patakarang ipinapatupad ng pamahalaan. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa National Road, eh napapanood ko sila sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2,500, laki multa niyan, napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Ako, si Tala Lopez, para sa Kwentong Politiko.